Okay, so yan. So magandang araw sa inyo mga boss. So ngayon gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-apply ng skin coat dito sa wrap na pader. So diyan tayo mag-sample mamaya. So step by step ituturo ko natin kung paano kami mag-apply ng skin coat. Okay, so umpisa na natin mga boss. Okay mga boss, so dito tayo magsasample mga boss. Pero bago tayo magsisimula dyan, dapat nalinis nyo na to. Tapos hagutin nyo ng paleta para mawala yung mga bukol-bukol niya. Tapos kumare, pasadahan nyo ng liha para malinis na siyang papahitan natin. Okay, so ang unang gagawin natin dyan, pag magtitimpla tayo, siyempre kailangan natin ng skin coat. Yan yung skin coat, tapos tubig, tapos yung mga box na pagtitimplahan, tapos yung skimming blade na binili natin sa Lazada. So may way ma-order kayo niyan, yung malapad. Bali dalawang klase po yan, yung binili ko, yung 60 cm tsaka yung 40 cm. So yan yung 40 cm mga boss. So paano natin yan, titesting natin lahat kung paano yung mas magandang pagtimpla ng skin coat. So dito, ang ginawa natin dito, yung karaniwang nakikita natin doon sa mga nag-apply ng skin coat, inuuna nila itong pulbos, tapos lalagyan ng tubig. So lagyan mo nga ng tubig, Mr. Shiny. Ayan, o yun, di maglalagyan ng tubig, di pa na ano. Nagulat. Ayan. Nagulat ako eh. Okay. Shiny. So ganyan yung ginawa. Okay, lagyan mo pa. Ganyan yung isang paraan nila. Tapos yung isang paraan naman namin, inuuna namin itong tubig. So dito naglalagay kami ng tubig. Ayan, ayusin nyo. Dapat, tapos pag nalagyan ng tubig, saka natin lalagyan ng pulbos. Okay. Yan, so ganyan. So titingnan natin kung anong mas maganda mga boss, kung anong mas magandang pagtimpla ng skin coat. Tapos pag nalagyan nyo ng pulbos, siyempre papantay natin ng paleta yan. So pantay mo ng paleta yan. So dapat mabasa yung pulbos bago nating haluin. Ganun yung mas magandang paraan para pino yung pagkakagawa niya. Bago mo pag natapos mo na yan, pag hinalo mo, pinong-pino na siya, hindi gaya dito sa nauna natin yung pulbos, tapos nilagyan mo ng tubig, tapos saka mo haluin. Makikita mo may diferensya sila kasi dito may buo-buo pag pinahid natin. Dito, kung kumpara mo ito, mas pino ito. So makikita natin mamaya, isasample natin mamaya. Okay, haluin na natin to. Yung isa muna. Tapos ganyan yung ginagawa ng mga ibang nag-apply. So diya dagdagan nila ng tubig habang naghahalo sila. So mano-mano siya mga boss. Tapos mayroon pa tayo isang paraan mamaya ipapakita natin. Gagamit tayo ng panghalo. So andyan yung panghalo natin. So magtitimpla tayo mamaya dito sa timba. So ito yung isang panghalo natin. So babala natin siya ng gagamit tayo ng barena. So mas mahirap siyang haluin mga boss pag ganyan na may bubo. May kita no. Okay, so i-testing natin mga boss.
Testing mo. Jigit. Jigit ah. Jigit. 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 Okay, so nakapagpahid na tayo niyan yung gamit ng isang timpla natin. Tapos susubukan natin yung isang abos. So dito, makikita natin nabasa na lahat siya. So haulin na lang natin dito mga boss. Okay? So mapapansin mo dito, pag hinalo mo, pino na siya. Hindi gaya dun sa nauna yung full boss bago natin lagyan ng lagyan ng tubig. So makikita nyo dyan, pinong-pino na siya. So wala kang makikitang buo-buo. So ayan siya mga boss. Okay, so pakita natin yung isa. Kunin mo ngayong isa doon. So ito yung hinalo natin kanina. So ayan siya, may pagka buo-buo siya. Kung ikukumpara mo dito, mas pino siya. So mas magandang ipahid ito kasi nahalo ng mabuti. So mas maganda yung mauna yung tubig bago natin lagay yung full boss. So ipahid natin ngayon mga boss. So sa pagpapahid ng skim coat, dapat makuha mo yung pantay niya. So manipis lang itong ginawa namin na pangpahid. So nagsample lang kami niyan mga boss. So pag nagpapahid kami, dalawang beses. So wrapping tsaka finish. So dalawang beses kami nagpapahid. So naituro na natin yung isang pagtimpla. So magtitimpla tayo doon sa timba. So ayan mga boss. So dito, maglalagay tayo ng tubig una. Dito, unay natin maglagay ng tubig. So, titimpla ko dito rito. Okay, so tapos lalagyan natin ng full boss. So, kamay mo na lang. Parang ganun din yung naglagay kayo doon. Ayan. Hintayin na lang natin na kusang mabasa niya yung skin coat na nilagay natin mga boss para mas madaling haluin. Okay, so mamayang konti. Okay, so lagyan na natin mga boss, haluin na natin. So basa na siya, so pwede na natin haluin. Okay, so pag medyo malapot mga pag medyo malab na mga boss, dagdagan niyo na lang ng skim coat. Kasi pag malabno na ganyan, mahirap ipahid. So hindi siya kakapit sa paleta natin o kaya sa skimming blade natin mga boss. So kaya hindi siya kakapit sa rodel ang bakal natin. So dagdagan natin ng full boss para lumapot. Okay, so magpapahid na tayo mga boss. So natapos na natin timplahan.
So ngayon magpapahid na tayo rito. So gagamit tayo ng harodelang baay ng ano ng skimming blade saka yung paleta. So dalawa kami ni Pareba lang magmamasilya rito para masampalan namin kayo. So sa pagtitimpla mga boss, para sa akin mas maganda yung medyo malapot yung timplay ninyo para kumapit doon sa paleta nyo kaya sa harodelang bakal o kaya dito sa skimming blade natin. So pag kumapit kasi yan, mas madali nating i-apply dito, hindi siya nahuhulog dito sa baba natin. So ngayon, umpisa na namin ni Paribal masilya. So gagayan daw ni Paribal yung ano, yung nasa yung nasa nung napalood niya na nag-skimcoat na mabilis na mag-skimcoat. So ayan, tingnan natin mga boss kung kaya niyang ano, gayahin. Paribal, so pagkita mo yung talent. Ayun, laban niya. So ganyan yung napanood namin mga boss. So ayan, so yung ano. So tinisting lang namin mga boss. Pero pwede rin kayong magano, maglagay ng pondo diyan sa kanyo hagurin yung hagurin ng ano natin skimming blade. So maglagay kayo ng mga pondo. Okay, so ganyan mga boss. So lagyan niyo ng pondo para mas mabilis. Saka niyo hagudin ng skimming coat. So pwedeng yung hagod niyo, pwedeng pa ganon. So pwedeng pababa. So pwedeng pa ganyan. Basta importante, mapantay niyo lang yung paglagay niyo dito. So pipindahin lang natin yan para maganda yung pagkalagay niya. So ayan, so subukan natin gawin mga boss. So mas mabilis siya kung kukumpara mo sa paleta. So susubukan din natin magpahid ng gamit natin yung paleta. So dito na lang banda. Okay. So gamitin na rin natin yung tinimpla natin kanina. So dito paleta yung ginamit dito. So medyo matagal mga boss kung yung gagamitin natin kasi maliit lang kasi yung paleta kung ikumpara natin dun sa skimming coat natin. So mas maganda talaga kung gagamit kayo kung gusto nyo mabilisan,
yung paglagay natin, pag-apply natin dito, gumamit na lang kayo ng skimming blade, mga boss. So, ito yung gamit natin. Yan. Okay, so, pupundan ulit natin yan para pupundan ulit natin dito para malagay natin yung mabatakan ulit natin ng skimming coat. So, pundan natin ito ng skim coat ngayon, tapos babatakan ulit natin ng skimming blade para mas mabilis. Okay. Okay, so nakapag-wrap na tayo mga boss. So ang gagawin natin dyan, pag natapos natin i-wrap, siyempre matutuyo na yan. Lilihain natin kung gusto nyong mas maganda yung outcome niya. Tapos, pagkatapos natin lihain, patukan natin ng isa pang pahit. So sa finishing na yon, isa pang skim coat. So isang pahit pa ng skim coat para makinis ng matapos pag natapos natin yung pahidan. Okay, so medyo magulo yata. So yan, basta yun na yung mga boss. Papatungan na lang uli natin ng skim coat yan pagkatapos natin ma-wrap. Ganun lang mga boss. Tapos pag na-wrap na natin, so naipinis na natin ito. So magpipintura na tayo ngayon yan. So bago natin papinturan yan, siyempre magliliha uli tayo. Tapos pagkatapos natin lihain yan, pipintura natin ng flat latex yan. So pagkatapos sa pintura ng flat latex yan, pag mayroon pa tayong nakitang naka-umbok dyan o kaya habulin natin ng skim coat ulit bago natin tapos pahiran ulit natin ng flat para talagang makinis yung pattern natin pag natapos. So ganun lang mga boss. So pagkatapos natin ma-flat yan, pag okay na, so dun na nilalagay yung pinaka kulay natin. Okay, ganun lang yung paggawa dyan mga boss pag pag-apply ng skim coat mga boss. So ayan, hinihingal lang ako mga boss, pasensya na. So ayan, so ituloy-uloy natin mga boss. Okay, so yan, nahirap na natin ito mga boss. So ngayon, ipapakita natin kung paano mag-finish. So dito, hindi pa tayo makakapag-finish dyan kasi kailangan pa natin patuyin yan. Tapos lilihain natin para kuminis ng konti. Para konti na lang yung habulin natin pag nag-finish tayo. So dito, dito kasi nakapag-wrap na tayo rito tapos tuyo na. So nakapagliha na rin kami rito tapos pinupunasan na rin ni Marbert yung na-skim coat natin dito na wrapping. So dito na tayo magpipinis. So isasampalan natin itong pader na to. So sampalan natin kung paano magpinis mga boss. Okay, so ganun din, magtitimpla ulit tayo gamit yung timba natin tapos yung barena. So okay, so yung pagtimpla natin ganun din doon sa una mga boss. So tamang-tama lang yung lapot niya. So pupundan ulit natin yan. Tapos gagamit tayo ng skimming blade. So pwede rin palitan rin yung gamitin nyo. Kaya lang mas matagal. Para sa akin mas matagal yon. Kasi siyempre maliit lang naman yung palitan natin kung ikukumpara mo sa skimming blade. So sa skimming blade kasi ilang oras lang matatapos mo na to. So wala pang isang oras. Mga 5 minutes siguro tapos na agad ito. Kung yung skimming blade yung gamit mo, kung ikukumpara mo dito sa paleta. So pupundan ulit natin tapos mamaya hagutin natin yan mga boss. So ayan mga boss, so pinupundahan nila tapos mamaya babatakan na lang natin para mas mabilis. Okay, so tumulong na rin si paring Toto para mas mabilis kasi si
baboy ay ano, mamantika na. Golden brown na siya. Golden brown na si baboy. So ganyan lang yung pagpunto mga boss. Tapos saka na lang natin ayusin pag mag ano talagang pag magbabatak. So hagutin na uli natin mga boss. So naipinis na natin ito. So hintay na lang natin itong matuyo. So pagkatapos matuyo, lilihain natin ito mga boss. So kung makikita nyo rito, kung mapansin nyo, talagang makinis na siya. So makinis na itong ano natin, wall natin. So ang gagawin natin dyan, paprimeran natin. Ay lilihain muna natin ito mga boss. Tapos paprimeran natin. Tapos pag nagprimer tayo, titignan ulit natin kung may mga lubog dyan. Tsaka natin mamasilyan ulit ng skin coat. So ano na lang, retouch na lang yung pagmasilya natin dyan. Tapos i-flat rin natin, saka tayo maglalagay ng finish na pintura, yung talagang kulay niya. So ganyan lang yung paggamit ng skin coat, kung yung paraan kung paano gamitin yung skin coat natin. So kunting review lang. So re-review ko lang mga boss. So nandito ito kanina. So bago tayo ano nagsimula dito sa rap na pader. So kanina makikita niyo dito wala pang masilya ito. So rap pa lang siya. So nililinisan na natin. Tapos gumamit din tayo ng kunting liha diyan bago natin sinimulan 'yan. So yung iba kasi ginagawa nila, pinaprimeran muna nila bago nila patungan ng skin coat. So ganun yung paraan nila. So sa amin naman hindi na namin pinaprimeran. So rap na pader, saka namin papahiran ng skim coat. So dalawang beses kami mag papahid ng skim coat, wrapping tsaka finish. So yung unang pahid natin yung wrapping. So pag na-wrap na natin, natuyo na yan, lilihain natin yan para mahabol natin yung ibang mga, para malinis natin. Tapos pupunasan natin mga boss. Pupunasan natin para mawalang ilikabok. Tapos pag napunasan na natin, so doon na tayo mag-apply ng pangalawang skin coat, yung finish natin. So dito tayo nag-wrap kanina. So dito tayo nag-finish kanina. So ito na yung finish na pahid niya ng skin coat. So ganun na lang, ganun yung ano natin diyan, yung paraan natin. So sinabi ko kanina, pagkatapos nating ma-finish ito, lilihain pa natin ito. Tapos titingnan natin kung may mga lubog pa ng parte para mamasilyan natin bago natin primeran ulit.
Tapos yung pinaka pintura na ng pader yung ilalagay natin. So ganun lang yung pag-apply ng skim coat na sa mabilis na paraan. Okay, siyempre pwede rin naman tayong gumamit ng paleta o kaya espatula. So para sa akin kasi mas matagal yun pag yun ang gagamitin natin. So kung gusto nyong mabilisan, makatipid kayo, so gumamit kayo ng malapad na skimming blade. O kaya haredela, medyo malapad na rin yun, yung haredelang bakal, pwede rin yung gamitin dito. So sa pagpapahid lang naman ng skim coat, titingnan mo na lang naman yung ano, yung pinaka-straight niya. Dapat makita mo yung lubog niya. Yun lang naman ang gagamit dyan. Oras na nagmasilya ka, siyempre habulin mo yung dapat na habulin. Ganun lang naman pagmasilya dyan. Pwedeng pataas, pwedeng pababa, pwedeng patagilid. Kung saan nyo pwedeng habulin, o kung saan kayo komportable, kung saan mas madaling habulin yung lalagyan natin ng skim coat para mapantay. Ganun lang mga boss. So maano nyo yan, malalaman mo yan pag kayo na mismo yung gumawa dito. So tuturuan tayo mismo ng mga gamit natin kagaya ng mga tools natin, yung espatula man yan or haredelang bakal o kaya skimming blade. So sila na magtuturo sa inyo kung paano natin ayusin yung pag-skim coat natin. So ganun lang mga boss, kadali. Okay, so yan mga boss, medyo ano lang, hiningal tayo. So medyo matagal din kasi tayo nang hindi nakapagtrabaho sa mga ganitong mga projects. At least nakapag-warn up ulit tayo mga boss. So tinulungan tayo ng mga kasama natin dito sa trabaho. Okay, so ganyan lang yung pag-apply ng skim coat mga boss. Sana nakatulong ito sa mga gustong matuto sa mga ganito, gaya ng pag-apply ng skim coat na ganyan. So nagkaroon kayo ng idea. Okay, so, lalo na rin sa mga nagpapabahay dyan, sana nakatulong sa inyo yung idea yung isiner ko sa inyo. So hindi ko lang sinabi na tama ito, at least inishare ko yung alam kong idea para makatulong tayo sa mga iba. Okay, so paki-share na rin itong video natin, mag-comment na rin kayo kung may tanong po kayo, at paki-subscribe na rin mga boss, ilagay nyo sa pindutin nyo na rin yung notification bell, tapos ilagay nyo sa all para updated kayo sa mga bagong videos natin. Okay, so itong project natin dito, dito lang ito sa Mabalacat City, sa Barangay Mangalit. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin mga boss. Kita-kits ulit tayo sa kabilang video. So ingat po tayo lagi at God bless.